sa isang mahalagang at nakakabahalang bahagi ng kwento ng Hunter x Hunter, nakaranas ng tragedya si Pokel sa kamay ni Neferpito, isa sa mga royal guards ng Chimera Ant. Si Pokel, isang biyasang at matalinong mangangaso, napunta sa isang nakakatakot na sitwasyon sa panahon ng Chimera Ant Arc. Ang kanyang pagtatagpo kay Neferpito, isang Chimera Ant na gumagamit ng Nen na may napakalaking kapangyarihan at kakayahan, ay nagdulot ng kanyang kamatayan. Si Neferpito, nakilala sa kanilang medical na kaalaman at kakayahan sa pagmanipula at pagpapagaling ng mga sugat, ginamit ang kanilang masama at matinding Nen abilities upang pakialaman ang utak ni Pokel. Ang pagkilos na ito ay hindi para sa pagpapagaling, kundi para sa isang napakasakit at masusing pagmanipula. Ang mga aksyon ni Neferpito ay nagdulot kay Pokel ng di matatawarang hirap habang inaayos ang kanyang utak sa paraang nagdudulot ng napakalaking pagdurusa. Ang kalupitan ng sandaling ito ay pinaalala ng lubos ng kawalang kakayahang inagampanan ni Pokel na sumasailalim sa napakasakit na karanasan ito nang walang paraan ng pagtakas o depensa. Ang mga aksyon ni Neferpito habang ipinapakita ang kanilang kahanga-hangang mga Nen abilities ay nagpapakita rin ng mga mas madilim at mas masama pang aspeto ng kanilang karakter. Ito ay isang malinaw na paalala sa karahasang maaaring umira sa loob ng Hunter x Hunter universe kung saan inaharap ng mga karakter ang di makatuwiran na mga pagsubok at kung saan ang mga hindi pantay na kapangyarihan ay madalas na nagdudulot ng malulupit na mga kahihitatnan. Ang pagkamatay ni Pokel sa gayong masakit at malungkot na paraan ay nagbibigay diin pa sa mga panganib at sa malupit na kalikasan ng mga Chimera Ants at sa mga hamon na hinaharap ng mga bida habang nilalabanan ang delikadong bahagi ng kwento. Ang sandaling ito ay nagtatayo bilang isang madilim na paalala sa panganib ng pagharap sa mga kalaban na may napakalaking kapangyarihan at sa mga malulupit na katotohanan ng paglusob ng mga Chimera Ant na nagdagdag ng lalim at kadiliman sa kwento.